Welcome back po sa ating channel. Duda, Jay Custer hindi naniniwalang wala na si Jovlyn Galliano. Naglabas ng saloobin si Jay Custer kaugnay sa pag-usad ng kaso ni Jovlyn Galliano. Ito ay matapos ang rebelasyon ng sospek na siyang nakapagturo di umano sa kinaroroonan ng bangkay at mga gamit ng biktima. Matatanda ang minsan na rin niyang binasahan ang pagkawala ni Jovlyn kung saan nabanggit niyang buhay pa umano ito. Gayunpaman, may ilang mga tao ang may agam-agam sa naturang rebelasyon lalo na at buto na lamang at kalansay ang kanilang natagpuan. Naglabas ng pahayag si Jay Custer ilang oras matapos na lungutang ang isa sa dalawang sospek nang umano'y bigla ang pagkawala ni Jovlyn. Nalaman ng ilang netizens na marami umanong nagtag kay Jay ukol sa kaso kaya naman kanya itong pinaunlakan upang makatulong. Nagulat kami sa balita na natagpuan na siya na patay pero kalansay na. Binalikan ko yung sinabi ng Baraha, yung sinabi ng Terrett na may panlilin lang, may pag-uusap may kasunduan, bungad ni Jay. Nabanggit ni Jay na bukas ang kanyang pinto para magsagawa ng pagbabasa ng kanyang mga baraha subalit hiling niyang makasama ang pamilya o kahit isang miyembro ng kaanak ng biktima. Bakit gugustuhin ko na kapamilya o kadugo para maiwasan natin yung hindi natin mapi-please ang lahat ng tao na maniwala sa mga ganitong bagay, kasi mahirap naman talaga kung hindi mo na i-experience, ani Jay, willing po akong tumulong sa paraang alam ko, dagdag pa niya. Si Jay Custer ay isa sa mga kilalang Pinoy psychic sa bansa. Isa siya sa mga sumubok na tumulong upang mas mapadali ang paghahanap sa nawawalang dalaga sa Palawan na si Jovlyn Galliano. Samantala, hanggang ngayon labis na pangungulila pa rin ang nararamdaman ngayon ng pamilya ng biktima, dahil hanggang sa ngayon wala pang formal o sapat na ebidensya ang mga kapulisan para sabihin si Jovlyn nga ang kalansay na kanilang natagpuan.